guys, so magandang umaga o gabi, no? Kung first time ka sa aking channel, ay my name is Pulisia ko at your service. Isa po tayong criminologist. So pag-uusapan natin ngayon or this video ay pag-uusapan natin ang shoplifting cycle. Yung limang cycle na paikot-ikot sa larangan ng shoplifting. Okay? Dito sa nilista ko, so ito ay base lamang sa aking kaalaman, no, sa aking experience, no. Maaring ang mga nabanggit ay wala sa libro at dahil ito ay personal kong opinion. So, meron akong nilistang limang cycle kung paano sila nag-i-exit at paikot-ikot lang. We are talking about professional. I-segregate natin yung amateur, yung mga genuine na nahuhuli. So, ano lang muna tayo sa professional muna tayo, no? Doon lang kasi, yun lang talaga ang mga mabibigat na kalaban. Yung mga amateur, magaan lang yan. At saka madaling hulihin. So, ang una dito ay, sa lima, ang una ay ang apprehension. So, kapag na-apprehend nyo, or natin, yung mga shoplifters, tandaan natin ang shoplifter ay grupo yan. Mababa niyan ang tatlo or lima pataas kapag pumasok yan sa isang tindahan, sa isang store. So ngayon, bukod sa mahirap makita talaga at medyo madulas hulihin, so laktawan na natin yon, dito na tayo sa apprehension. Okay? Kasi nahuhuli naman sila. Ngayon, kapag nahuli niya, kapag nahuli na, so ililista nyo o i-inventaryo nyo yung mga kinuhang items at pagkatapos nun, at pagkatapos ma-prepared ang lahat ng dokumentong kailangan ng requirements ay dadalhin ito sa police. Okay? So, ano naman gagawin ni police doon? So, si police, kukunin yung lahat na requirements or mga dokumento or evidensya na dala-dala nyo. At siyempre, sa laysay, gagawa siya si police ng information data sheet. Ipiprepare niya naman yan para sa inquest. So, maaaring the same day, may inquest yan kapag medyo maaga pang na-turn over yan. At pag hindi na, pag working days kinabukasan, ay kinabukasan na yan, may inquest. So, okay na, kompleto na yung dokumento hawak ng police. Lahat na yon, kasama na ebidensya, yung requirements ng complainant. Ito turn o i-endorse na ngayon ni police yan sa inquest. Okay? So, si inquest naman, so sinaalam niya ng professional shoplifter, tititigan niya lang yung information, babasahin niya. Kapag nakita niya yan na professional, so, yan lang ang tanong niyan, magpapare-imbestiga ka ba o magbibil na lang? Normally, ang sinasagot ng mga shoplifter kasi ay magbibil na lang yan. Okay? Hindi na yan magpapare-imbestiga. Mas madali sa kanila ang mag-bail. Kasi nga, kung professional yan, ay may mga sapat na pundo yan para pang-bail. Okay? So, the same day or kinabukasan, ipaprocess niyan ang bail at magbibail yan. O pagkatapos mag-bail, back to nakaw na naman yan. Balik sa pagnanakaw na naman. So, iyon yung cycle, itong lima, apprehension, police, inquest, bail, and back to work nila. Okay? So, we are talking about here the professional shoplifters. Professional. So, bakit? Tanong. Bakit nakakalabas pa yan kung nahuhuli naman? Bakit labas-pasok? Sa mga bago, yun nga po ang cycle. Unang-una, kapag nahuli nyo yan, ang gamit pong mga pangalan niyan ay alias. Even ang address ay fake.
memorize na yan. Free. Nakaplano yung address nila. Pinag-aral, minimorize. Tapos yung alias nilang ginagamit, hindi nila tunay na pangalan. So, sinong niloko niya? Yung nag-a-apprehend, si police, si inquest, yung nagbibail, alias din yung pangalan doon, para magtagumpay sila, para makaikot uli sila. So, alias lang ang gamit nila. Hindi nila tunay na identity. Kapag nahuli mo ang isang magnanakaw dyan sa tindahan na mayroong identity yan, maaaring hindi yan professional. Maaaring kleptomaniac lang yan o nagtitrip lang. Hindi siya professional. Kasi ang tunay na professional ay tinatago niya ay ang pangalan niya. Kikita mo niya pag nahuli niyo, wala talagang ID yan. Mayroong may ID yan, fake. Iwala kayo sa akin. So, ang tip po kasi ay bailable. So, magkano ba ang bail niyan? So, discretion po ng piskal, ng inquest, kung magkano ang bail nila. Normally, kapag professional ay tinataasan nila ang bail. Maaaring madoble or triple. So, discretion ng triple sa amount, no? Discretion ng piskal or discretion ng inquest officer yan kung tataasan nyo ang bail na recommended. Okay? Yun po ang cycle, yung limang yan. Apprehension, police, inquest, bail, back to knockout. So, yung lima, paikot-ikot lang. So, ngayon, personal kong opinion, ano ang best gawin dito para ma-prevent? So, which is na yan naman talaga ang trabaho ng naka-deploy yan ng mga security. So, simple lang. Dapat makilatis kayo at makilala nyo talaga. Pag nakilala nyo, huwag nang bigyang pagkakataon na makakuha. Huwag nang bigyang pagkakataon na makalabas. So, kung maaari, ulihin talaga at pagbayarin. Pagbayarin? Oo, kasi ganoon din naman. Kapag nahuli nyo yan, i-endorse natin sa fiscal, sa police, yun nga, yung sa ladaan siya sa limang cycle. So, sino ang magkakaroon doon? IDC, fiscal, o good luck at nakatulong ka, nakatulong tayo sa government. Kasi sila, doon mapupunta yung bill nila, hindi sa kumpanya. So, mas preferable kasi talaga bayaran. Para yung ibabayad nila, fund, sabi na natin 15K ang budget niyan, kung mapunta sa kumpanya, hindi na masama. O kung bawat pasok niyan, mahuli mo, 15,000 ng 15,000, so magkakaroon na magkakaroon yung kumpanya mo. So, ang kumita, kumpanya mo. Okay, so paano? Kailan maganda hulihin ito at para ipakulong? So, maganda itong hulihin mga professional para ipakulong ay kapag weekdays, weekends. So, Friday hapon, kasi matutulog sila sa kulungan ng Biyernes ng gabi, Sabado ng gabi, Linggong gabi, o maaaring Martes pang gabi kapag hindi pa naayos yung bill nila. Or mga holidays, mahabang holidays, para kung gusto mo talaga makulong yan at makatikim ng kulungan, doon yung hulihin sa mahaba-habang araw, mag-iisti sila sa kulungan para ang silbi talaga magtanda sila at hindi na bumalik sa inyong tindahan. So, at siyempre, marami tayong picture dyan regarding sa shoplifting. Scrutinize mo siya. Tingin nyo lang po sa ating mga videos dyan. So, marami na tayong sample. Maraming salamat, no. My name is Pulisia ko. At baka nakalimutan mo mag-subscribe at i-click ang notification bell all para updated ka at madali mo akong hanapin. At nagla-live din po tayo tuwing umaga, alas 8. Maraming salamat. Thank you for watching. At muling nagsasabi, hindi po lahat ng criminologist ay nagpupulis. Yung isa ay andito sa YouTube at your service. Thank you for watching.